ganda. Ganda, di ba? Lamig. Namiss ako, Rapetaus. Pero ang lambot. Tapos may lasa yung pork sa loob. It's yours. You can have it. Dali, go. Go. Manalugas. Tapos pag humahangin, sumasama sila. Ganda. Ito yung Osaka Castle sa likod. Yung mga feeling ko mamimiss ko dito sa Japan, kinakain ko na siya ng kinakain. What is diabetes? So, ako pag nita-travel ako as much as possible, ayokong ginagawa lahat yung mga touristy stuff ng isang trip. Kasi minamanifest ko na makakabalik pa ako na kumbaga hindi yun yung first and last ko sa isang bansa. Ito yung takoyaki dito malapit sa hotel na gusto ko i-try. Sarado pa ngayon. Yakiniku Kitchen. Google Maps is the key. Dito ako kumain kagabi ng ramen. Okay naman. And then ito na yung train station, Dobutsu and Mae Station. This is the Namba train station going to Dotonbori. Medyo busy din dito. Saka medyo blurred ako. Maraming tao. So, exit 22. So, ito yung store na nakita ko. Parang Ekimo yata yung pangalan. Ng pampasalubong. Sa Namba station. Strawberry treats. Meron ditong Osaka Mochi chocolate. Kano to? 720 yen. Panda cookies. And then ito parang mga iced tea. 380. Merong, hindi ko alam kung ano. Ano ba to? Green tea. Biscuits na pwedeng pampasalubong. Osaka Racing. Ito merong pudding na pampasalubong. May mga nag-request kasi sa akin na pasalubong ako daw sila ng pudding. Kaya lang hirap kasi ito iuwi. Konting alog to. Nagiging shake. So, 1,080 yen, 4 pieces. Dami mga cute kung ano-ano pang pasalubong. Green tea, 322 yen. Sobrang daming cute pa dito sa Ekimo. Kung ano-ano mga cute na pang pasalubong. Mga keychain. So, try ko muna yung isang green tea na pocky. Kasi baka mamaya bumili ako ng madami. So, try ko muna isa. Sakto magpipiknik naman ako mamaya. Cute na pasalubong, oh. May Glico. And then, merong malaking Glico. 1,080. Ito ata yung mga content niya. Ang cute! 292 yen, 680 yen. Mas mahal to kasi merong Ichigo sa loob. Nakata yung gano'n. Minsan lang naman ako nasa Japan, so try ko na yung mga cute na nakikita ko. Hello! Ang dami kung ano-ano dito, grabe. Mga pampasalubong. Okay, hanapin ko na yung exit. Exit 22. Ichigo. Mas mahal yung ganito. 380, 3 pieces. Chocolate coated yata. So parang 30 minutes ko nang hinahanap yung exit number 22. Gusto ko lang naman kumain. Bakit ganun? So ganito yung mga train station dito. Minsan bababa ka, kala mo dun na yung pupuntahan mo pero malayo pa yung lakad. Tapos lalamunan ka naman kung ano-ano nakikita mo. Ganyan. So yung parang maganda kumain sa ganun eh. Maraming mga kainan.
Hindi ko makita yung exit. Meron dami na dito mga cute. Gusto ko mag-try ng mga ano, kiddie meal. Meron pang, ay! Omurice na may katsu. $6.99. Sa Dotonbori ko talaga gusto sana kumain. Sa mga ano doon, pwesto sa kalsada. Pero hindi ko makita yung exit. Eh parang dito pa lang, masasarap na yung mga nakikita ko. Ang pinagpipilian ko, either yung food na gusto kong kainin, pero simple lang yung kainan sa loob, or yung kainan na maganda sa loob, pero sakto lang yung food. Dito, hindi ako masyado makapili kung anong gusto kong kainin. Pag dahil hindi nga ako lagi sa Japan, mas binili ko yung aesthetic na kainan. And then pag upo mo dito, bibigyan ka naman nila ng menu. Pero nahihirapan pa din ako dito kahit na meron siyang picture description. So, tinawag ko yung ano, yung nag-work dito. Doon ako pumili sa labas sa may mga actual na set yung itsura niya. And then pag upo mo dito, bibigyan ka ng tea. Parang wheat tea yata. Oh, here it is. Thank you! Okay. So, ito yung order ko, 1,070 yen. Ang inclusion niya, pork and then shrimp katsu. Pwede kang pumili kung soba or udong. Tapos, kung udong pipiliin mo, natanong ka kung hot or cold. So, hot yung pinili ko. Parang okay na din, 437 pesos for complete set. Ito talaga yung favorite ko. Medyo mas malaki yung nasa display kesa dito. Saan ba ito sinasok? Ang sarap. Fresh yung shrimp. Di ba pwede kang pumili kung hot or cold? So dahil medyo maginaw, pinili ko hot. Yung noodles niya. Yung noodles niya, mataba, tapos sobrang lambot, sobrang chewy. Ang sarap sa feeling sa bibig yung noodles niya, hindi matigas. Pickle. Sarap. And then, ito namang pork. Sarap. Medyo oily. Pero ang lambot. Tapos may lasa yung pork sa loob. Sarap. Parang medyo may mga humihigop. So, ito tinanong ko si Mari kung paano ba yung tama. Kung nakaganyan lang ba sa table, pwede naman daw itaas to. Sarap. Ganyan ang mga Japanese shoes, 11,000 yen. Parang gusto ko ito. So, ganyan lang din sa train station. May mga ganyan kainan, bilihan ng sapatos. Kanina pa pala ako vlog nang wala akong mic. Dami ko pinagsasasabi, dahil ko pa manding kwento. So, long story short, halos mga 2 hours na ako dito. Nagawa ko na kumain na ako, window shopping. Kabili na ako ng pang phone, ng pabibili ko makeup. Pero hanggang ngayon wala pa din yung exit para sa Dotonbori. Wala pa din yung exit 22. So, subukan ko na lang sa exit 21. Medyo na-confuse lang ako kasi naalala ko nung first night ko dito sa Osaka. Sumakay lang ako ng train. And then, 2 stops. Kasi yun na, maliit lang yung train station doon. Ito yung parang ibang line ata yung na-take ko.
Feeling ko mali ito. Aray ko! Maglog pa ako. Ano ba yung hagdan na yan? May ganyan. Gusto ko yung ganito, naliligaw ako sa mga places na hindi ko alam. Kasi dito ka mas makaka-discover nung medyo mga tago, like hindi masyadong popular. Or baka ako lang ba yun. So this is Namba Hips Building. Ganda oh. Meron na naman nagpa-perform. So feeling ko dito na yung Dotonbori kasi dami ng mga kainan tapos ang daming pila. So ako pag nita-travel ako as much as possible, ayokong ginagawa lahat yung mga touristy stuff ng isang trip kasi minamanifest ko na makakabalik pa ako na kumbaga hindi yun yung first and last ko sa isang bansa. So ngayon yung trip ko sa Japan, dami kong di nagawa. Hindi ako nakapag Nissan Cup Museum, hindi ako nakapag Disneyland, hindi ako nakapag Shibuya, yung Observatory, hindi na ako nakapag USJ, hindi ako nakapag Kobe at saka Kyoto. So basically, madami ako hindi nagawa. Para lang ako tumambay sa Japan. Pero mas enjoy ko yon. Parang mas napifeel mo kasi yung local, yung taga dun ka lang, hindi ka masyadong nagtuturist-tourist. So ayan, ito na, madami ng mga tao dito. Ayun na! So we are here! Nung first night ko sa Osaka, nakita ko to randomly, diba? So ito yung famous na Glico. Parang mas okay siya ngayon kumpara nung gabi. Parang mas na-appreciate ko yung mga billboards. Pero sige, baba tayo doon kay Glico. So yun na si Glico. Ay, mga nagbabangka. Saya naman ito. Saya. Dito ko talaga gustong kumain kanina pero hindi ko mahanap yung exit. So okay naman, masarap naman yung nakain ko kanina pero dito kasi talaga mas madaming masarap. So mayroon dito parang souvenir shop. And then, keychain, pen, medyas, Doraemon, takoyaki souvenir, 550 yen. And then ito naman, octopus, 880 yen. And then ito, 1,870 yen. Ay, hindi gumagalaw yung tenga. Doraemon, 1,980. Hanggang ito kaliit, 1,100 yen.
takoyaki na panglagay sa ulo. Tingin ako sa loob. Ref magnet gusto ko. So, ganyan din yung tinda dito tulad dun sa nakita ko sa train station kanina. Parang mga cute na kung ano-ano, mga mochi, biscuit, snacks. 660 yen. Ganito ang gusto kong ano, ref magnet. Keychain siya eh. 1,045 yen pag binuksan mo. Nail cutter set. Ganda. Ito yung mga gusto kong pasalubong, yung merong reminder na from the country na binisit mo. Tapos useful, so ito mga coin purse, 990 yen. Ito namang mas malaking pouch, 110 yen. Pero feel ko may additional tax pa yan. Ganda. Pwedeng pair, so pwede mong regalo ganyan. Coin purse and pouch. Yung ganitong doll na malaki, 2,970. Yung maliit naman, 1,320. Mochi, biscuit, mga treats, kung ano-ano. Takoyaki flavored pretzel. Nagliko yung packaging. 756 yen. Kapag bibili ka na, hirap. Kasi ang dami option. Parang lahat gusto mong bilhin. Hindi naman pwede dahil mapapagastos ka. So, tulad nito, packaging pa lang. Cute na. And then, ito kumuha ka ng isa, 702 yen. Tatlong klase ng biscuits. And then, ito, Osaka cookie. Dami. So, ito yung mga bibilin ko. Apat na boxes ng mga treats. And then, apat na pouch. Diba merch? Ang cute! Ay, pouch! Teka, bili muna ako ng ticket. How much is it? With drink and with playtime, how much? Shiba? 900? So, babalik pa pala. 2:45 pa yung slot na nakuha ko. 2 o'clock pa lang. So, mag-iikot-ikot muna ako. Dami tao dito. Kala ko nung nagpunta ako dito ng gabi, kala ko yun na yun. Kala ko ang daming tao. Sa umaga pala, grabe. Yung puno. Ito yung mahabang pila ng takoyaki. Ulit! Ay, swatte ko lang. Itadakimasu ya! Osaka Shinyu Sakura, Shinyu Patrimasu. So, habang hinihintay ko yung time ko sa Shiba Cafe ng 2:45 PM, try ko muna itong DHC lip tint na 670 yen. Lagi kasing dry yung lips ko, tapos lagi natatanggal yung lip product. Pink na yung pinili ko. Parang lip tint lang pala. Or lip balm na tinted. And then ito namang cellphone shoulder strap, 110 yen. Nalagay ko dito. So, kala ko may kasama na siyang ganun. Strap lang pala. So, bakit ka naman magbebenta ng strap lang na hindi pa kasama yung pang-mount? So, check ko dito sa drugstore kung nagbebenta sila nung, yun nga, yung adapter para sa cellphone strap. Sikat dito sa Japan, tong Anessa na sunscreen. Bumili pa ako sa Philippines nito. Tapos meron silang special edition Doraemon. Tsaka, ano ba tong cut na to? Parang hindi masyadong okay para sa skin type ko. Parang feeling ko ano siya, makapal. Tapos parang thick yung formula. Ganun. Wala sila ng cellphone adapter dyan. Parang nagulat pa yung babae, nagtanong ako kasi. Drugstore nga naman, hindi siya yung mga Daiso. Okay, balik na ako sa Shiba. お連れ様、横に並べておいてください。
せ。ふせ。カリカシャ。ジョーネ。タチ。タチ。バイバイ。バイバイ。エンジン。With Shiba, this is 900 yen. So, hindi naman sila pwedeng ipet, hindi pwedeng hawakan masyado. So, ganyan. Tingnan-tingnan mo lang sila sa paligid. Since it's a cafe, kuha ka ng sarili mo. Merong actually hot and cold. So, ito na lang. Hot. And then, lagyan mo ng milk and sugar. And then, may pang stir. So, ito na yung drink mo. Part ng 900 yen na binayaran. With the Shiba. Cutie. So, kung hawakan, bawal daw hawakan. Ay, meron dito. Hello. Smell me? I don't smell like a dog. I haven't seen my dog in 2 weeks. I wanna touch you. Hello, doggy here. It's yours. You can have it. Come. Come. Come here. Come here. Come here. Hello. Come. Get it. Get it. Go. Red. Time's up. 30 minutes now. So, yeah. Here. So. Bye-bye! Souvenir, yung ref magnet, 495. Ito, 1,320. Itong maliit na Shiba, walang presyo. Ah, 440 pala. Laki! 49.7 kilograms. Hindi ko lang alam kung anong klaseng isda. Ito magandang pasalubong din, pero medyo mahal. 1,080 yen. So, hindi mo ito mabibili sa iba kasi Osaka Castle to. So, dyan lang sa Osaka. Ito namang iba, meron sa Tokyo. Like ito, and then yung sake. Bibili sana ako Ichigo. Dito ako bumili nung pagdating ko dito. 500 yen pa nun eh. Ngayon wala na. 700 yen pinakamura. Mahal ito dito. 2,000 yen. Bili ko sa Chigasaki. 775 yen lang. So ito yung tatlong colors ng Ichigo. May red, white, and pink. Ito ata yung mango na sinasabi ni Mari na sobrang mahal. 1,000 per pack. 6 pieces na maliit. Anong mura. Ayan, meron pa ditong 500. Which one should I get? This. Okay, masaya na ako. Nakabili na ako Ichigo. Medyo pahapon na. Punta ako na Osaka Castle. Nag-picnic ako. Dotonbori Street. Ito yung drugstore na mura din. Ay, hindi pala drugstore. Basta parang convenience store na mura din ng mga tinda. Dito lang kasi ako nakakita nito. Sa Tokyo, naghahanap ako. Wala akong makita. So, baka bumili na ako ng lahat ng variant. Tagal ko na gusto masubukan to.
So exit 9 to Osaka Castle. Sobrang dami na namang cherry blossom. Ganda. So itong nasa likod ko, NHA yung nakalagay. Hindi ko alam kung yan ang TV station. Pero nakalagay, Osaka Museum of History. Ganda. Yan, lahat ng mga pink, mga sakura. Napuntuli ako dito sa Osaka Castle dahil dun sa Shiba Cafe. Bala ko sana dito ako tanghalian. Lasing ko na. Mali yung train station na napili ko. So, nung kahapon mas okay, mas malapit yung sa may Starbucks. Kasi konting lakad lang andun ay mga sakura. So hindi ko pa ito napuntahan kagabi and kailangan magbayad dito. So I think 350 yen yung entrance. Sobrang dry ng kamay ko sa lamig. So ayun, 350 yen. Okay na din, hindi pa ako nakapunta dito kagabi. Ganda. So hindi ito yung spot na plinano ko talaga for my picnic. Pero ang ganda pa din. Medyo nalugas na. Feeling ko kahapon or nung isang araw mas talagang full bloom to. Kasi kung titignan mo yung lapag, dami ng mga pink. You know, mga nalugas. Tapos pag humahangin, sumasama sila. Ganda. Ito yung Osaka Castle sa likod. So minsan okay din nung naliligaw ka kasi nakaka-discover ka ng mga places na wala talaga sa plano. Okay, so picnic time. Time is 5:30 PM. Mamaya magla-light up to. And then sa likod ko yung hindi kita, Osaka Castle. So yung mga baon ko, syempre, mga treats. Lamig. So picnic in Osaka, kunyari na lang, barkada ko sila. So ito yung mga baon ko, sobrang dami. Yung mga feeling ko mamimiss ko dito sa Japan, kinakain ko na siya ng kinakain. What is diabetes? So first, from my friend Nick, from Tokyo pa to, strawberry biscuit. Bigyan niya ng birthday ko. So yan, thank you and shout out. Yun naman, I forgot to buy in Tokyo. Tokyo nga lang pala nakakabili nito, yung Cow Cow Kitchen. Strawberry fetish. So meron akong strawberry drink and Ichigo. So ito, 500 yen, pero mas mura sa Tokyo, mga 350 na kakabili ako. Iniinom ko na lahat ng mga pwedeng inumin na strawberry. Nung andun ako sa Korea, di ba laging peach? Dito naman, laging strawberry yung mga kinakain ko. And then, matcha stuff. So, pocky na green tea and green tea mochi. Tinatry ko para kung okay, mag-uwi ako sa Philippines. And then, medyo weird na may baon pa ako from the Philippines na chocolate. So, Maltesers and Snickers. And ito, hindi ako makahanap. Parang seasonal din yata. And I think it's summer edition. Wala akong nakikita ngayon. Peach Kit Kat. Sobrang sarap niya. Tapos nakita ko kanina sa Namba Station. Donut na may rabbit. And ito yung dahilan kung bakit mahirap mag-uwi ng pudding sa Philippines. Kasi nagiging shake siya. Bago pa makadating sa atin, pudding shake na kasi madali siyang ma-blend. Ayan. So ito lahat ng food ko for this picnic. Yeah.
Okay lang mga matamis, workout na lang ulit pagbalik sa Philippines. Kasi mamimiss ko talaga itong mga to. So ito yung view ko. So dyan yung mga sakura. Medyo naglagas na kasi malakas yung hangin. Pero kahapon, mas full bloom. And then dito sa likod ko, ayan yung Osaka Castle. Natatakpan nga lang. Ginaw. Nalalagas na yung sakura. Subukan ko na itong strawberry drink. Nung binili ko kasi ito, may mga buo-buo. Sarap! Lasang tunay. Parang gusto kong mag-uwi nito. Sobrang sarap nito. Parang ka nag-shake ng fresh strawberries. May yogurt, may milk. Sarap! So itong binili ko, this is 276 yen. Meron na siyang yung pancake, yung soft fold ba yung pagpronounce, yung nagjijiggle, and then pudding sa ilalim. Oo, sobrang lambot. Sana hindi masyadong matamis. Hindi masyadong matamis. Alam mo, ito yung magugustuhan mo sa mga snacks ng Japanese. Kahit na puro matatamis yung mga kinakain mo, pag tinikman mo, hindi siya yung sorbent tamis na nakaka-guilty. And then yung custard, pudding. Ano ba pinag-iba ng custard sa pudding sa leche flan? Isa lang ba yun? Or iba-ibang klase? Sarap. Sorbent lambot. Gusto kong mag-uwi nito, kaya lang pag nag-uwi ka, dadalin mong pudding, iuwi mong shake. Mahinging, ano na siya, maka-messed up. So, subukan ko na itong biscuit na binigay ni Nick. Sobrang cute nung packaging. Gulat ako nito nung inabutan niya kasi alam niyang mahilig ako sa strawberry. And then, ay, para pala siyang yung Cow Cow Kitchen. Mahal sigurado to. Thank you! I like it. Ganda nung packaging. Ay, parehas nga. Yay! Buti na lang binigyan niya ako kasi di talaga ako nakabili. Nakalimutan ko. Okay, so yung lasa niya. So crunchy sa labas. Sarap. Sarap. Meron din pala sila dito mga guard. Mga security. Ayun, binati ako kanina. May mga petals. Hindi kita sa video pero ang dami talaga nila nalalagas. Tapos sa floor, yun na lahat. Ito ang dami. Kulay pink yung sky. Ganda. Racing to 6 a.m. Kala ko anong ginagawa ng mga Hapon dito. Sabi ko may pila ba dito ng takoyaki. Pipicture lang pala. Ganyan sila ka-organized. Grabe, ginaw na ako dito. Tinitiis ko lang. Sisod ko. Iniipon ko na yung lamig sa katawan ko para pag uwi ko ng Pilipinas. Kahit sobrang init, meron siyang reserva.
Dito ako nag-picnic kanina sa bench. Tapos yung view ko, Osaka Castle and Cherry Blossoms. Ginaw kasi mahangin. Nginig ako. Wala akong picture na yung mga aesthetic dito sa Osaka, pero nag-enjoy talaga ako. Kinonsider ko siya na parang silent retreat. Yung muni-muni lang, ganito, sa park, picnic. Tapos in-enjoy ko lang yung lamig. Kahit nanginisay ako sa ginaw. Ito yung pinipilahan nila. Kanina wala lang mga pila dito. Dito nga ako nag-film nung isang video. Ayan ang view. May opening kasi, so maganda yung picture. Doon kita yung Osaka Castle. Ito yung maganda sa kanila, pumipila talaga. Hindi sila nagsisiksikan, tsaka patient sa pila. Ayan, hanggang dulo, mahaba. Gusto ko pa sana magstay pero sobrang ginaw. Kung sila nga na nakapans, giniginaw ako pa kaya. Ginaw. Ganda na itsura. May monkey na nagtitricks. Kakatapos lang, di ko naabutan. Arigato gozaimasu. Mata ne mite nai yo という方はどうぞお席おかけになってお待ちくださいね。頑張りますね。ありがとうございます。ねえ、かっこいいね。持ってきて、お忘れ物です。これ。これ。降りようか。ドヤ顔じゃない、ドヤ顔じゃない。グッドムナ。マイナアップル。Nakakaintindi. そんな見ないの。見すぎ見すぎ。撮ってくださってたんやから。覚えた経過でやりますので、わざやと気づいていただけましたら拍手をよろしくお願いいたします。いきますよ。愛ちゃんが一つ目に覚えた技。内側には入らないようにこの2点どうぞよろしくお願いいたします。ドンタッチモンキーよろしくお願いします。ガンダパラディート。そうそうそうそう。ありがとうございました。 Time for food。 Meron dito ang mga food carts. Syempre takoyaki na naman hahanapin ko. Meron dito ang mahabang pila, burger. May takoyaki. Eh, ganda ng castle oh. Okay, thank you. 500. Ganda dito. Maganda sa mga Japanese, kahit mag-picnic sila at magkumpulan silang sobrang dami, kapag iniwan nila yung place, malinis. So dito yung food cart. Walang dumi. So closing time ng Osaka Castle. 9 o'clock. So yan ang lalabasan na. Try not to die in Japan challenge. Sobrang lamig talaga. Hindi ko alam bakit nagganit ako kung damit. Pag sa umaga kasi, tanghali, lamig. Tapos nagkamali pa ako, layo na nang nalakad ko. Sinundan ko kasi yung mga nag-exit. Dito sila pumunta. Ay mo ko saan sila punta, layo pala. So babalik ako dun sa pinasukan ko kanina. Mas malapit.
So dito ako nag-exit kanina, layo na nung nilakad ko. Dapat pala dito. So kaya sila punta, halos lahat dun sila sa kabila pumunta. Sa wakas, nakadating din sa hindi malamig na lugar. Grabe, parang nabibingi ako, sobrang lamig. Parang na-freeze na yung tenga ko, ganun. So, okay lang naman mag ganitong damit pala, pang summer o kaya late spring. Kaya lang, dala ka ng jacket na mahaba para paggabi na, ganun. Kasi medyo malamig pa din. April 2 na ngayon, malamig pa din. Colorful ng train. Colorful.